Magandang araw sa inyo. Good morning dito sa Amerika. And today's video, pag-uusapan natin kung magkano ba sinasahod ko dito sa Amerika. So, kung interesado kayo malaman magkano sinasahod ko, please continue to watch until the end. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel namin, please click the subscribe button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Let's get started! So, ayun nga guys, no, pag-uusapan natin magkano ba sinasahod ko dito sa Amerika, no? So, actually, 2 years pa lang ako sa Amerika. Tapos, nagkaroon ako ng work before. Kaso, sa ano lang, work from home lang siya. Kasi nga, at that time, buntis ako guys. So, kailangan ko ng, ano, kailangan ko, tawag doon, kailangan ko maging safe, right? At saka, hindi pa ako marunong mag-drive at that time. Tsaka at that time as well, dumating kami dito pa, ano na siya, pa winter. So, definitely hindi siya advisable na mag-work ako outside. So, yun nga, nag-work ako before for 9 months working from home hanggang sa nanganak ako, then nag-stop ako mag-work. And then, ngayon nga, guys, so, after 1.5 years na stay ko sa America, nag-apply ulit ako ng job. And then I got a job recently noon September 6, okay? So, yung work ko is 15 minutes 10 to 15 minutes lang galing sa bahay namin. Okay, guys. Actually, maraming opportunity dito sa Amerika, no? Actually, sabi nila, before kasi naririnig ko, sabi nila, pag nasa Amerika, kailangan ka daw mag-start from the bottom. Like, yung mind, akala ko before, like, kailangan mo talaga maglinis ng CR or kahit anong, kahit, you know, yung maliliit na trabaho lang. Akala ko walang chance, no? But hindi, it's not. Dito kasi sa Amerika, guys, ano sila, tawag doon, complete or... let's say, equal ang opportunity dito, no? So, kung gusto mo, at least kaya mong gawin ang trabaho na to, you can apply whatever job you want. Okay? So, yun nga guys, no, nag-apply ako sa isang factory na mga braces. So, yung braces yung mga nasa ngipin. So, yun, actually, yung company namin, they have a lot of partners all over the world. Pero dito sa Amerika o sa mismo sa location ko, dito sila gumagawa ng ano, dito sila gumagawa ng braces, no? So actually guys, so September 6 ako nag-start, right? And then sumahod na ako nung September 13. So when I check my paycheck, so yun guys, i-show ko sa inyo kung magkano ba sinasahod ko dito. Alright, actually guys, yung sinasahod ko dito is ano, $18.15 per hour. And tsaka ang kagandahanan guys is, yung work ko is hindi siya mabigat, hindi siya super physically demanding, no? So, nakaupo lang kami throughout the whole shift. Tapos, pero kung gusto mo naman magtayo-tayo, it's up to you, but yung work talaga is nakaupo ka lang. Kaso, ang kalaban dun is yung mata. Kasi nga, maliliit yung parts ng braces, you know? Hindi lang siya basta-basta na i-assemble mo, but you have to, like, there's part of the braces na kailangan mo irritate yung maliliit, yung tatawag naming dimple, no? Grabe ang liit nun, guys, pero kailangan ko ng glasses, you know. Although we do require glasses at work, but yung pinaka small parts is kailangan mo talaga ng magnifying glass para makita yung mga tiny parts na kailangan mo i-assemble. So yun guys, no. So not bad, right? For I can say nga beginner lang ako dito, pero I'm earning that kind of money already, right? And I praise God for that. So actually marami pang mga opportunity dito sa America, like kung makikita mo everywhere is hiring, no, mga service crew or mga factory workers, lahat hiring lahat dito sa America, like makikita mo nakapaskill, urgent hiring, you know. So so ito yung napili kong job kasi nga parang gusto ko lang ng ano, at kasi marami ding mga Filipino na ka-workmates ko, 'di ba?
Di ba, ang saya nun. Kasi marami ka nakakausap na kalahi mo, di ba? So, ayun nga, kaya napili ko siyang apply ng company na yan. So, ayun, kung meron naman mga factory workers dito, factory job, like cheese company, and milk company, but hindi ko siya no bet kasi nga mabibigat, diba? So kailangan mo siya kailangan mo magbuhat, no? Kailangan ng physical, ano tawag doon, ano ba yan, nakakaloka, yung kailangan mo ng physical, ano, yung, you know, kailangan mong buhatin, diba, yung mga mabibigat. Pero sa work ko, nakaupo lang kami, so all you have to do is, you know, yung kalaban mo lang talaga is mata, but not bad, right? Not bad. I'm still thankful. I'm still thankful na na-hire ako sa company na 'yan kasi marami silang benefits, marami silang perks as a part of the company. So yun nga guys, no. Actually today is Saturday. Day off ko ngayon. So since bago pa lang ako, I am not mandated to work overtime, but sabi nila pag like after 2 to 3 months of staying in the company, talagang they obligate you to work overtime, which is not bad, right? Kasi nga nakaupo ka lang naman tapos kumikita ka ng ganung pera, di ba? So if they ask me to work more hours, so I'm fine with that, right? So, yun nga yung setup namin ng asawa ko. Yung asawa ko is part-time employee. Before, full-time siya, but because may problem siya sa knee, nahirapan siyang mag-bend or mag, you know, nakatayo all the time. So, he decided to work part-time. So, after his shift, he will going to pick me up since hindi pa naman ako marunong mag-drive. Tapos, dadalhin namin yung baby namin. And siya yung magbabantay the rest of the afternoon and evening sa baby namin. So, ayun. Tulungan lang, guys. Kasi, hindi pwedeng isa lang kumikita, diba? Kasi nga, sa dami ng mga bilihin or, not bilihin, but sa dami ng mga bills sa Amerika, no? Sa dami ng bills, bayad ng bahay, insurance, car payment, electric bill, ano pa ba, credit card, so ang daming mga bills, but kayang-kaya naman siguro, kayang-kaya naman to, ano, basta magtulungan lang kayo mag-asawa. So yun nga guys, no, hopefully tangkilikin niyo yung channel namin, and thank you so much for watching guys, and have a great day, bye for now.